Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa tayo ng cassava cake na napakadali lang po ng mga procedure nito. So, pero bago po tayo mag-start, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking channel, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated sa lahat ng mga bago nating mga video. So, ito po yung ingredients natin. Yung gata po ng nyog, saka ginadgad na cassava, isang kilo lang yan, saka isa pong can ng condensed milk. So ayan, mag-start na po tayo. Ilalagay ko na po yung coconut milk, then ito naman pong condensed milk. Tapos haluin lang natin para matunaw yung condensed milk. So yun, tinikman ko po siya, matabang pa siya. Kaya maglalagay po ako ng 1/2 cup na white sugar. Ayan po. Kukuha po muna ako ng isang cup ng hinalo natin, kasi ilalagay ko 'yan mamaya sa toppings bago ko inilagay yung asukal. Kasi po, kapag ilagay ko na yung asukal, ang tamis-tamis ng toppings natin. At least pag dito po sa ay madidistribute natin. So, iset aside lang po natin yung 1 cup na yon na ibinukod natin. At ito po ay imix natin para matunaw yung sugar. Kasi kailangan tunaw na yung sugar bago natin ilalagay yung grated cassava natin. So yung grated cassava ko nga po pala ay pinigaan ko po yun. Kasi minsan may mga cassava po kasi na mapait yung katas. Kaya po pinigaan ko. Pero yung pagpiga ko po ay hindi ko siya ginamitan ng tela. Yung hindi siya ganun kapigang piga. Para naman po hindi masyadong matigas at dry yung magagawa nating cassava cake. Ngayon po, binuhos na natin yung grated cassava. Ayan. At haluin lang po natin yan para maganda yung pagkakadistribute ng mixture ng gatas, ng sugar, at ng gata natin dito sa ating gagawing cassava cake. Hinahalo ko lang po siyang mabuti. Then habang ginagawa ko po ito ay nag-preheat na po ako ng oven ko ng 180 degrees Celsius. Yan, at pagkatapos nga nating masala ay ilalagay na po natin sa baking pan. Ito pong baking pan, nilagyan ko po siya ng aluminum foil kasi ayoko masira yung baking pan ko. Minsan kasi, 'di ba, sunog-sunog, magdikit siya sa baking pan. So kaya nilagyan ko po siya ng foil, pero po optional lang po ang paglalagay ng foil kasi hindi naman talaga dapat lagyan. So ako lang po nilagyan ko siya ng foil kasi yun nga po, ayokong kung magkaroon siya ng sunog-sunog kasi 'di ba, masarap yung cassava cake pag sunog-sunog. So ayan po, sinalang na natin yung ating cassava cake. 1 hour ko po yan na niluto na ganyan. 1 hour, after 1 hour, inilabas po natin kasi ilalagay natin yung toppings. So sa 1 hour po, sunog-sunog na yung niya, brown na yung kanyang mga gilid at ibabaw. Pero yung gitna, yung top po ay hindi pa. So nilagay natin yung 1 cup ng mixture po yun ng coconut milk saka ng condensed milk. Tapos tusok-tusokin lang natin siya dyan ng tinidor. Para maraming purpose yan yung pagtusok-tusok natin ng tinidor para ma-absorb rin sa loob at para hindi siya mag-bubbles-bubbles. Diba? So ganyan lang.
para lang tayong naglalaro. Napakadali lang po. Dati kapag ako kumakain ako ng cassava cake, iniisip ko ang hirap-hirap siguro niyan gawin. Pero ngayon po na nagluluto na rin ako, ay napakadali lang pala gawin itong cassava cake. So ganyan lang. Tapos po, isasalang natin ulit ito sa oven. The same temperature po, 170 to 180 po. At 30 minutes po natin itong isasalang para mag-golden brown din itong inilagay natin dito sa toppings. So maganda po kasi at masarap kapag golden brown yung ating toppings. Parang ang dami na ng tusok-tusok na ginawa ko, ano. So yon, at isalang na natin sa oven, at after 30 minutes po, ito na po yung itsura niya. So may option ka pa rin po na lalagyan to sa ibabaw ng cheese, ng grated cheese, or pwede naman ganyan na lang. So since kami po ay pagkain lang naman namin itong ginawa ko, ay hindi ko na po siya lalagyan ng grated cheese kasi masarap na talaga to. Masarap na yung pagkakatimpla natin ito, at talaga naman po masarap naman talaga yung ano. Masarap naman talaga yung cassava cake, di ba? So, kaway-kaway dyan yung mga paborito ang cassava cake. So, yan. Para po makita nyo kung anong itsura, itatry natin. Kukuha tayo ng ano. Kukuha tayo. Papakita ko rin sa inyo. Kukuha tayo ng portion dito sa kanto. Para makita nyo kung anong itsura ng ating nagawa. So medyo manipis pala tong ano, kailangan mas smaller pa pala ditong hulmahan kasi manipis lang yung nagawa nating ano, yung nagawa nating cassava cake. So ito po, nakikita nyo, pwede nyo pa pong gawing masarap yan, pwede nyo dagdagan yung condensed milk na kagaya ng na inilagay ko kasi yun, kasi kagaya lang yun nung isinama natin sa mixture. Pero may option ka na yung toppings mo ay dadagdagan mo pa siya ng condensed milk. So ayan, gamit ko lang po yung spatula sa pag-ano kasi para hindi dumikit yung ating ano, yung ating cassava cake dito sa ano, dun sa kutsilyo. Yon, at ilalagay na natin sa ating plate para patikman na natin ginawa natin. So yun lang po, sana po nakapag-share na naman ako sa inyo, may natutunan naman kayo sa shinare ko ngayon na kakanin. Alam ko po marami sa inyo paborito talaga tong cassava cake. So napakamura lang din naman po ng ano nito, ng costing nito, at pwede-pwede nyo pong gawin sa bahay nyo. Napakadali lang din po nung procedure na ginawa natin. Hindi ko na lang sa inyo ipinakita yung paggadgad ko ng cassava. Hindi ko na pinakita ko na gadgad na. Hindi ko na rin pinakita yung pagbalat para medyo maiksi-iksi lang po yung video natin. So at atin na pong titikman yung ginawa natin. So tamang-tama lang po ang tamis, hindi siya ganun katamis kasi nga hindi na natin dinagdagan pa ng ano, hindi na natin dinagdagan pa ng condensed milk yung ating toppings. Yung kung ano yung kaninang isang lata, yun na lang talaga. At hindi na rin po pala ako dito naglagay ng cheese. Pero match po dito ang cheese kasi para yung alat niya, saka yung tamis ng toppings at tamis ng cassava cake ay magmamatch po siya. So yun lamang po para sa araw na to, at akin na pong titikman at kakainin tong nilagay natin sa plato. Maraming maraming salamat po, at magkita-kita po tayo sa mga susunod ko pa pong mga video. So sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, huwag po sana natin kakalimutang isubscribe ang aking channel. At kung nagustuhan mo po yung video na to, pwede ka pong mag-like, at pwede ka rin pong mag-suggest kung meron ka pong gusto na ipagawa sa akin or na hindi mo pa alam gawin. Sa mga beginners po, pwede rin po kayo mag-suggest kung ano pa po yung gusto nyong matutunan, baka sakaling kaya ko at makatulong po ako sa inyo. So yun lang po, at maraming maraming salamat po ulit dahil 36,000 na po tayo. Salamat po sa 36,000 na nagmamahal kay Mila's Kitchen. Ayan, kain na po ako. Bye po. Thank you so much.